So ito nga yung ikatlong linggo ng December. Tapos nga alagaan itong mga punla. Ito, ito na yung time na itatransplant itong mga punla na ito. So ito ay inaabot ng ng 38 to 39 days itong mga punla na ito. So depende kasi, depende naman kung nasa sayo kung anong days mo itatanim. So 35 to 40 to 45 okay lang 'yon, basta kung ano yung yung nakagisnan at syempre depende rin sa bugso ng mga tao o sa makukuha mong mga taong magtatanim. Dito kasi sa amin talagang nag-aagawan din ng mananim. Kasi nga syempre nagsasabay-sabay kami magtanim din. So ito yung pamamaraan ng transplantation method sa amin ipupunla muna yung mga buto ng sibuyas. Pagkatapos pwede nang kung pwede nang i-transplant, so gamit to, kailangan mo nang bunutin ng mano-mano and then itatanim ito kinabukasan. So yan, kung makikita natin inaalisan ng mga mahabang ugat. So dito pa lang makikita natin na talagang maganda at mabitamina yung lupang pinagpunlaan nitong mga punla nating sibuyas. So dahil nga tirik ang araw kailangan muna nating ililim itong mga sibuyas na nabunot kasi ito ay itatanim kinabukasan. So para na rin iwas sunog at saka syempre manatiling maging fresh yung ugat. So kailangan muna natin konting diligan itong mga ugat ng sibuyas. So iwasan natin mabasa yung dahon kasi sabi nga nila pag nabasa ang dahon ng sibuyas magkukulot-kulot. So medyo mahirap itanim So ito nga kinabukasan pagkayari ng bunutin ng punla, ito ilalagay na sa mga pinitak. So yung dala-dala ni Kuya Ian na yan, yung batsa na yan dyan nakalagay yung mga punla na ibinunot. At dyan dadamputin mamaya yung mga lulusong na mananim ng sibuyas. So maaga pa lang talagang maganda na talaga ang silip ng araw. So ito yung pamamaraan namin dito sa Barangay Kambitala. Ito ang pagtatanim ng sibuyas. So ito yung pamamaraan ng latag. Bakit latag? Kasi nga dito sa amin syempre maliliit o ilan lang ang kapatagan dito sa amin. Kaya sinusulit namin yung lupa. At hindi rin kami binayaan dito ng talagang malakas na katubigan para sa mga patubig. Pero sulit naman at binayaan kami ng mga masisipag at madidiskarting mga magsasaka ng Barangay Kambitala. So itong mga itinatanim ngayon ito yung sibuyas na pula Ito na yung kasagsagan ng taniman dito sa aming barangay. Magiging anihan namin nito bandang Marso o kaya Abril. Kaya sana naman hindi magkaroon ng smuggling o kung ano man na makakapekto sa pagbagsak ng sibuyas kapag kami ay nag-ani na. So sana rin matulungan kami ng gobyerno na magkaroon ng magandang presyo ng sibuyas sa bukid. Hindi lang ho sa merkado, dapat din sa bukid. Sana yung nababalitaan natin ngayon na nasa 240-260 yung mga sibuyas sana kahit kalahati man lang yung maging presyo, talagang maraming matutuwang magsasaka. So magiging sulit yung pagod nila araw-araw sa mahal ng pataba at sa mga ginagamit sa pagsisibuyas talagang sumasakit din ng aming bulsa So yung iba nga talaga namang pinangutang pa yung magiging puhunan dito ito kasi talaga yung aming yung pinaka pangunahing pananim o pangunahing crop dito sa aming barangay. So bakit sabi nga ng iba nga kung alam nyong mahal na nga yung puhunan, bakit pa kayo magsisibuyas? So ibang crop na lang. So kasi ito sabi ko nga dito kami nabuhay, ito yung mga pangunahin ito yung unang produkto dito sa aming barangay. Ito na yung tradisyon na ginagawa, ito na yung kinaugatan. So nagpasalin-salin na itong pagsisibuyas namin dito sa aming lugar. So dahil nga maaraw itong araw na ito kailangan sundan na ng tubig yung mga
itinanim ng mga mananim na sibuyas. So para maiwasan din ang sunog o ang pagkatuyo ng katawan at ugat ng sibuyas, kasi pag ganang nangyari yun eh mahirap nang mabuhay ito, so sa pagkaka-transplant. Yun ang iniiwasan, pagka-transplantation method. Kaya ito talagang sinusundan na agad ng patubig. So may iba't ibang way ng pagtatanim ng sibuyas. So ulitin ko po, ito po ang aming nakagisnan, o ito yung kultura na aming namulatan na, ang pagtatanim ng sibuyas.